Welcome back guys. Ngayon is may bago akong i-review. Pero yung website na to is matagal ko na siya nakikita actually. Mga isang buwan na ata mahigit. Hindi ko lang siya napapansin. Pero nung nag-check ko sa Telegram, buhay na buhay pa daw until now, paying pa din. So chinek ko yung information. So mag-iisang buwan na nga to. Familiar ba kayo dito kay Ayala VIP? So check natin yan. Disclaimer muna tayo. The information contained on this YouTube channel and the resources available for download and viewing through this YouTube channel are for education and information purpose only. I cannot guarantee that you will make money. This is not a financial advice. I am not a financial advisor. Please do your own research. Definitely should not invest, buy, or sell anything because of what I said. I am just an enthusiast who enjoys making video about beating the system of the scam websites and related topics. Just a hobby and for fun. All the music, image, and graphic used in the video belongs to respective owners, and I or this channel does not claim any right over them. And with regards naman sa YouTube team, hi YouTube team, some people might report this content as they want to take down my YouTube channel. Basically, they are a group of scammers in the Philippines. I am delightful that you are now reviewing first the report and watching my video before taking an action. The purpose of this channel is to help my fellow Filipinos to beat the scam websites and of course serves as an awareness to each and everyone not to get scammed. So yung tinitingnan ko pa lang yung website na to, yung Ayala, kung ano meron dyan. Siyempre Ayala lang naman is hindi naman gagawa ng ganito. Kaya yung naisip ko dito, yung paraan nila ng paggagawa, parang may halindulad siya sa vibe ng EWTP, yung vibe ng A-Power, vibe ng Cashbaka. Parang ganun. Ano ba yung pinakamababa nila investment dito? 370. So, sunod 3,000, 5, 11, 21, hanggang sa pinakamalaking ganun. And mapapansin nyo, ano ba itong earnings na to? Ah, wala siya. Itong lucky turntable. Wheel of Fortune, lucky turntable one time, new customers registered to play free for once. Check na natin. Oh, may free. Kaso maliliit lang din naman yung pinamimigay. I suppose na one lang talaga. Okay. So back muna natin. Then ano ba itong spread invite, mine details, team, VIP app, bulletin. Anong bulletin? Okay, so ngayon, check natin yung info. Ito. Ang Ayala is Alibaba.com Singapore. Mga may kinalaman sila sa CoinMicro, sa Muyan, whatever. Sa may mga tumatagal ba dyan? Wala. WeCard, may kinalaman din. Ang WeCard na to, paying pa to eh. 2 years na tong WeCard eh. Alibaba Cloud din. Tapos almost, mga ganito sila. DNS, China. Mga China ng ganito, tumatagal siya naman ito. WeCard ay magto 2 years na siya ngayon. I don't know lang tong VIP. Ayan, check natin yung further info. 35 days old na siya. And pagka-check ko dito sa Telegram, paying pa naman. Check natin yung iba. Ano ba bang meron? Ano to? Dami ah. Look. January 30, 28, tuloy-tuloy ah. Pero guys, syempre, tanda nyo, kahit gaano kaganda yung tinatakbo nyan, may mga hangganan din yan. Ang masama dyan, pagka-join mo na malasahin ang pinaka-nakaka-bad trip doon hanggang hindi ka pa nakaka-ROI. Good thing naman dito sa 3i Fund na nire-review ko before. Eto, naka-ROI naman ako dyan. Teka, check ko nga yung 3i Fund. Kung gaano mo na siya katagal na ngayon. Please bear with me habang inaasikaso pa natin ang Ayala. Loading pala, loading. Ang 3i Fund ay 19 days old. Ang Ayala ay 35 days old. Ayun. So paying pa naman doon siya hanggang ngayon. Ang mga gantong website is depende na nga lang talaga sa admin nila kung kailan sila mawawala. Pero as of today, sa mga existing user, may mga promo na ba sila? Kasi yung mga hudyat ng promo, yung mga maintenance,
Pag tumatagal kasi yung mga gantong website, tandaan nyo mabuti. Yan, kapag tumatagal yung ganitong website, halimbawa ay normal lang sila, smooth, tuloy-tuloy. Pag wala pa naman sila at ang magiging sign dyan yung pag nagre-reward. Kasi ano na siya eh, 1 week, 1 month na. Kasi yung 100% risk na ganun, kapag yung at the moment na join, kapag nakakita ka ng payout, naging 50% risk, kapag nagkakaroon ng maintenance, upgrade, system reward, ayan, yun yung mga naging alert. So, alam naman nyo na mga nagtitake ng risk. Ito yung mga pinamalaki nilang product dito. 55 days total revenue, 2 million. I believe wala naman makakakuha ng ganyang karalaki. 1 million. Itong 73, may mga nagtitake ng risk. Kaya nga, yung iba nga sa cashback, nagpapasok, yung A-Power pa nga eh. 55 days. So, kung naka 35 days na siya, halimbawa lang ang, kung ikaw, kung nagsimula to, tapos 35 days na siya, at nag-invest siya ng ganito, ay, tiba-tiba talaga yung mga nauna dito. Magkano bang kita nito per day? Halimbawa lang ah. Hindi, i-divide na lang natin. 962,500. 962,500 divided by 55. 962 divided by 55. 17,000 pa, ano, per day times ano na siya, naka 35 days na siya. Ano na, mahigit ano na. Yun yung mga nauna. Swerte nga yung mga nauna tapos tumagal yung isang website. Yun yung nagiging ano dyan. Pero mind you guys, sabi ko nga, walang tumatagal. Lalo't pag naglabas pa ang sec ng ano, check nga natin, baka may sec info na eh. Lalo't naglabas pa ang sec ng ganun. Advisories. Ayan o, yung MetaTrade. Yung MetaTrade, Oyala. Oh, inilagay na yung Oyala, yung web mining. Inilabas na nga yung Oyala, oh. Nilagay na rin yung Oyala pala, matagal na, February 3 pa. Ay ngayon, based on the website, Oyala claims that is one of the largest conglomerate. Ayan, nilagay na siya ngayon guys. Inilagay na pala siya today, yung Oyala. So ayan, may sec advisors ng Oyala. Ano pa ba yung mga may mga sec? Itong MetaTrade, may sec advisors na rin ng MetaTrade, Mazama. Parang tagal na nito, Winvest, matagal na rin to. Black Trade, Oyala, Web Mining, Elizabeth. Ayun yung may mga ano na. Bitprime, Apsi, Sec Advisory, akala ko. Livewell, Oriental, Leleg Gold. O Leleg Gold yung pinakahuli kong na-review na may Sec. Oriental Peak Mining, matagal na to. Ito nga, wala na ang mga to eh. Livewell, BlackRock, matagal na rin to pero wala na. Delay lang talaga ang sex sa pagbibigay. Oyala. Ayun, Oyala win best MetaTrade. Ayan. So, ito ay latest. Sama-sama na. May nakapag-report na nyan. So, yun lang guys. Alam nyo naman kapag may ganan, bago na yung takbo nyan, hindi nyo pwedeng kalabanin ng government. Okay, so yun lang. Buyers, I'm out.